And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left and Menetum sick. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Sabay-sabay. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita again na tapusin namin ng 2 Timothy. I pray na maging magpala ito, Lord, as usual. May pong umilo sa amin. Makita namin ang mapagpapaalam dito, Lord, mga last words, mga last lessons dito, Lord, na importante pa rin. I pray as we always start and end mga inyong mga salita, Panginoon, na talagang inaaral namin word per word, verse by verse, may maintindihan namin, ma-reflect namin sa aming buhay, pulutan ng aral, Panginoon, at i-apply ito, Lord. So, lang po, Lord, again, maraming salamat sa tagumpay last Sunday, Monday, at mga other activities, Panginoon, in the pipeline. I pray na lagi niyo po kami pagpalain, Lord, as we serve you, yung mga anak. Subukan namin maglingkod sa inyo, Lord. So, bigyan niyo na kami ng blessing, Lord. Palakasin. At patuloy po ang bawat isa. Alam po, Lord, kayo malulati uli. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po sa lahat. Good evening po. So, last na naman. Next natin dito, ano na? Titus, tuloy-tuloy lang po ito. Philemon, then Hebrews, tapos na kasi tayo. No? So, and then, after ng Philemon, isip ulit tayo kung ano. Pero malamang sa New Testament lang tayo. Sabi ko pala, pwedeng umuli tayo sa ano, no? Sa Gospel. So, pwedeng John, after nyan, ng Philemon. Okay, so last week po. So, sino palang bida sa ating Thursday night na tinatakel? So, Timothy and Paul, no? So, of course, the Lord Jesus, pero particular po, no, yung mga lingkod ng Panginoon, si Paul, siya nagsasalita, siya nagsulat. And then again, sinulatan niya si Timothy, kaya focus tayo kay Timothy. And then, inaaral lang. Sino ba si Timothy? Siya ay batang pastor daw, no? Siya po yung kaya siya ay inaalalayan ni Paul. Kasama ni Paul ng matagal na panahon, pero siyempre, pastor na rin, umiwalay. At siya po ay tapat na naglilingkod sa Diyos, pero marami pa rin namang kailangang malaman. Kaya siya po ay dinidisciple or dinidisciple na talagang minementor. Yan ang term din. No? So, ano ko lang, recap ulit, no? Buong 2 Timothy. So, number 1, chapter 1a, according to God's purpose and grace. Napakaganda, no? Yun ang focus natin. So, marami pwedeng focus natin parang last week. Napakarami ditong famous verse. Kaya nag-focus tayo kung ano kailangan natin. Tsaka yung nakikita ng summary for the passage. And then, so yun, according to God's purpose and grace, doon tayo dapat laging kumilos. Amen? According, sabihin, dapat, alamin mo yung kalooban ng Diyos, purpose is, ano yung gusto niya? Para saan? Bakit? So, ganun tayo dapat kasi pag tumatagal tayo, kahit ano pang ginagawa, kahit nasa church ka, diba, kaya nga hindi na nag-soul winning, hindi na nag-uusap ng doktrina, kasi hindi na nalaman yung ano ang purpose natin. Nawawala yun pag nakakalimutan, pag iba yung focus, nag-shift yung focus, and then tuloy-tuloy na dun. Kaya yan, kaya according to God's purpose and grace, andaan po natin lagi yan. And then, yung pangalawa po is I know whom I believe. So, nag-focus tayo sa Panginoon, of course. Tsaka sa pananampalataya ni Paul, na pinapasa niya actually kay Timothy. So, alam ko, kilala ko yung pinaniwalaan ko, kaya naniniwala siyang gagawin niya yung dapat niyang gawin ng Panginoon. Ha? So, ganun din dapat tayo.
Then chapter 2a, faithful servants of the Lord should endure hardness. So, yun ang tayong tema dyan eh. So, nakita natin kung paano si Paul ay tinagalan niya at nagtagumpay siya sa mga pagsasabi hardness, hindi lang basta pagsubok, no? Talagang mas matinding pagsubok, dumarating yan, dapat ihanda mo yung sarili mo dyan. Kaya ganun ginawa natin title, no? So, bawat, pasto parang ako, hindi naman ako masyadong nasubok eh. Ay, paano yun? Baka di ka ligtas. Hindi naman. Either di ka ligtas or ligtas ka na. Naghahanda ka pa ngayon. Salamat at parang school. Kaya kayo, nag-school na kayo, bata pa. Kasi sa panahon natin, na-determine yun. Alam na natin yan eh. Kailangan mo ng worker, magagamit sa lipunan, dapat matalino, ganyan-ganyan. So, magandang umpisan sa pagkabata. So, hindi siya masyado presyo. And then later, mag-specialize na kung ano. So, ganun din tayo mga maglilingkod sa Diyos. Ngayon, talagang puro kinig lang kayo. Kinig, pray, at basa. Ganyan lang mag-umpisa yan. Pero, nakukuha nyo rin yan. Unti-unti. Later, ngayon kayo, naglilingkod kayo habang nag-aaral kayo, naglilingkod na rin kayo dapat. Yung kaya nyo. Pero, yung mismo pag-aaral, napakalaking bagay niyan. No, though yung iba sinasabi lagi sa trabaho, hindi ko naman magagamit yung pinag-aralan ko eh. Ah, baka ano, may somethings lang doon or baka hindi ka na linya doon sa talagang, alam mo na, kasi general knowledge yan eh. Pero napaka-importante pa rin yan na nang malaman nyo. Kaya ako marami akong kwento sa studies nyo, nire-relate ko kasi gusto ko. Ay, I'm appreciate nyo yan. Hindi katulad mo kinikinig sa mga tambay na sabihin nila, hindi nga kailangan yan. Eh, baka kasi... Magigera na. Or... Eh, may kilala kaming ganun eh. Hindi na nagtino kasi magigera, ma'am. End of the world na raw. Hindi, hindi dumating o paano. Isang tito ko yun. Anyway... So, kaya handa natin, okay? Kahit dyan pa lang kayo, basta wala ako na naranasang matinding. Eh, pang-aasawa pa lang minsan, di ba? Dahil mga sensitive pa kayong mga bata. Matindi na yan eh. Eh, minsan, pag di nyo pinanalo yan, gaganyan kayo, di ba? So, ipanalo nyo yan. Kasi endure hardness. Iba sa atin, ano pinagdadaan ng matindi ba? Pag-aaral? Persecution na ba kayo sa kaibigan nyo? Wala pa yan. Yung iba naman, sa talagang may kahirapan yung buhay, di ba? Sabi ng iba, pastor, naglalakad ako, punta school. Mahirap ba yun? Medyo, pero may mahirap na mas mahirap pa dyan. Pag ikaw na yung kanina, kausap namin si Brother Ramil. So, pastor siya eh. Nagpastor na rin. Pero masarap sa akin yung buhay niya, kaso mahirap din daw. Nakita ko sa Facebook yung kanilang church, mahirap. Talagang pag umuulan daw ay mayroong ano, motulo. At tayo, hindi natin naranasan yan. Si Pastor lagi may kwento kasi dumaan sila doon sa ano. Pinapausukan daw sila kasi nagrenta lang sila kung saan-saan. Hindi madali, di ba? Eh, yung bus daw. Eh, linggo. Wala nang pakialam siyempre sa atin yun, di ba? Pinapausukan sila. Ang hirap. Tapos ikaw yung magpipreach. Buti yung mga nakikinig lang, mahirap din, di ba? Ang hirap makinig ng ganun. Naranasan nila yon. So, yan. Lalo pag talagang lilingkod ka sa Panginoon ng full-time, no? Ikaw yung nasa tinatawag nilang frontline. Pastor ka, asawa ko ng pastor. Ngayon, nag-supporta ng actively. Kaya endure hardness. Amen? Amen. Hindi yung, mahirap. Hindi yung para sa akin. Hindi ganun. Kaya nakita natin yan kay Paul and Timothy. Then, sa 2B, instructing those that oppose themselves. So again, lagi po yung tema ng pagtuturo, pag-aakay, sa Bible, hindi madali. Kasi may ibang sinasabi dito na sila mismo, kalaban nila, sarili nila. Paano yun? Tinakil natin yan, natapos natin yan. Hindi madali. And then, sa 3A, ito na yung medyo end times na rin, di ba? Pero, nag-focus tayo sa mga reprobates. Hindi ko alam bakit mas maraming like yung pag ganitong topic, eh. Siguro, napapanahon nga kasi. So, kaya natakil natin doon. Sana alam natin na may mga loko-loko kasi. Kalaban yan. So, alam dapat natin yung galaw nila. So, warning nga natin yung iba. Amen?
And then, parang bumalik tayo, focus na naman kay ni Paul, kay Timothy, ikaw mismo, dapat yung manner of life of godly servants, kung maglilingkod ka sa Diyos, dapat yung buhay mo mismo ay pagpapala. Ibig sabihin, pag nakita yung buhay mo, yung style mo, yung ginagawa mo, hindi mo ginagawa, itignan ng tao, kahit yung mga batang to, marami pa sila hindi nakukuha eh, pero makukumpara nila yan. Okay, kunwari, si Joshua may na-observe na buhay ng isang tao. Okay, lahat kayo, di ba? Tapos kukumpara niya ngayon yung buhay ng isang, kunwari, likod ng Diyos, si pastor, kunwari, ganyan. Amen? So, makikita dapat yun ay malaking pagkakaiba at better yung mga lingkod ng Diyos. Okay? Kung pa tayo nag-focus last time. Then, last week, the righteous God shall give me, focus po yan sa rewards. Okay? Ibig sabihin, sigurado ka, maayos ang rewards mo, maganda ang rewards sa Panginoon. Amen? Kahit ano pang mangyari. Kasi iba, sa totoo lang, iba sa atin, pag lumarating yung panahon na yun nga, na iinip, diba? Kahit sa mga pastor, maano po yan. Yung buhay talaga ng pastor, parang ngayon yung ano eh. Madalas, sabi nga ni Paul, we are made a spectacle ba yun? Ibig sabihin, kayo tinitingnan. So, sa mabuti at masama, kayo lagi nakikita. Ganun yun eh. So, ganun din naman kayo sa mga kapitbahay nyo, di ba? Kaya nakakahiya po pag may ginawa tayong kalokohan na may nangyari sa atin, hindi tayo pinagpapala masyado. Gusto natin yung blessing, pero again ha, sa tamang context. Okay, so yun po yung last time, last week. Ano title natin? Yan, actually, nangayon dito sa mga sikat na ano dito, preach the word, so maglingkod lang, maglingkod. Nakatingin ka sa kanya pagdating. Sound doctrine, paulit-ulit po yan. And then, yan, may mga kalaban ng likod ng Diyos. Si ano, tinanggap niya ito, mga verse din niya, memory verse, no? I fought the good fight. Sabihin, lahat siya kasi para sa reward, yan, sa crown of righteousness. Okay, so this time, so nabasa natin, parang puro pagbati na lang to. Eh, sa mga epistle ni Paul, puro ganyan. Pero may mga lesson pa rin po dito. Okay, so start tayo. Sabi dyan, do thy diligence to come shortly unto me. Tagalog, yan po ang title pala natin, ha? Sabi ko ba? Do thy diligence to come. Yun ang title natin. Sa Tagalog, ano ba yung sabi? Pagsumikapan mo na pumunta. Okay? Mahirap bang pumunta? Ha? Depende kung si yung pupuntahan mo nakakulong. 'Di ba? At malayo, wala namang high ace dati, 'di ba? Gasolinahan mo lang pagtaka na doon, maka-aircon ka pa. Sa dami pinapadala pa sa kanya, 'di ba? So hindi madali lalo sa kanila. Kaya nga sinabi, dalawang beses pinulit, di ba? Do thy diligence. Do thy diligence to come. So dito, binigyan siya ng timeline, no? Hindi sinabing, basta kung kailan ka lang pwede. So sinabi yan, before winter. Dito, sabi, talagang do thy diligence to come. So, application, shortly, sabihin, agad-agad. So, parang kanina, sabi ko, alas 5 ah, dito. So, minsan may ganun tayong time-sensitive na task. So, kailangan, sinisip ko rin ng sibad eh, sabi, maghihintay din yun eh, lang maliit tayo, so maghihintay yung ibang tao. Though actually, siya yung nakasabay sa atin eh. Pero ganun tayo, ang attitude natin, hindi tayo yung late. Amen? May mga church na ganun eh. So, dyan pala, nagkakaalaman na kasi, tandaan nyo yan. May kinito ako sinidahan sa Meralco, di ba? Nag-apply ako doon. Late ako. Wala na. Ayaw na nga akong pag-examine eh. Kasi ganun sila ka, ano. Though... Anyway. Do thy diligence. So, saan tayo kailangan... Alam na, obvious na yung application nito, no? Saan yung lagi tayong expected na andun tayo? At hindi late. Diba? Bakit sa church pag late, hindi ka na mas ano kay gaganahan ka pag maaga ka, 'di ba? Diyan pa lang, pray ka na, go observe ka na.
may kailangan kang basahin, basahin mo na. Advance ano. So, naka-relax ka na pag maaga ka. So, never sana tayo, yun nga, nasanay naman na kayo. So, siguro, sino pa ba nag-struggle dito magpunta sa church? Yung parang ang bigat ng ano yun. Depende sa mood. Stephen, ay bigat ka ba pumunta sa church? Lalo pa pag ano, magmamasahe ka. Diba? Pag nag-college ka na, ikaw pa yung problema. Kahit college yan, tina-timing yan niya. Uwi agad na maaga. Kaya nga may oras tayo ng ano eh. 7:30, kahit saan ka, makakahabol ka na kung gusto mo talaga. Do thy diligence. Hindi madali. Nakakatamad minsan, kung ano man yung sagabal. Pero sabi dyan, unto me. So, pwede yung application dyan, parang may points nga ako dito eh. Ibig sabihin, saan ka dapat nagmamadali at gusto mong pumunta? Lagi yung mga meme ngayon sa ano, no? Pag may bisita ka, maaga ka. Pag gala, maaga. Pag church, late, di ba? Medyo ano siya eh. Common ano siya, kasi totoo talaga. Sapul eh. Kahit sa atin, kahit saan. So, pumunta ka dun sa pupuntahan mo, importante, bigyan mo na importansya yung gawain ng Diyos. Amen? Amen. Ano ba gawain ni Paul? Nakakulong na nga siya. Meron pa rin, di ba? Katulad dito. Diba, kung hindi siya nagsulat sa kulungan, di wala tayong binabasa ngayon. O konti, o kulang. Diba? Kaya, ganito actually tema natin ngayong gabi. Importante yung gawain ng Diyos, pwede ba tulungan niya yung lingkod ng Diyos? Ganyan na lang. Amen? Amen. Yan ang pinaka-team natin ngayon. Pwedeng ano to eh. Kaya, do thy diligence to come. Kasi point number one, ito na, si Demas. Demas yan ha. Okay, Tagalog naman. Demas. Pero, sikat na sikat yan sa ano. Demas. Kasi may sinasabi silang, bakit daw si Demas ay nag-backslide? Kasi po, di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nag-church. Di masyadong nag-pray. Nag-gets nyo ba? Kaya Demas. Eh, nagkataon lang yun. Ginamitan lang. No? Pero kaya hindi siya, hindi siya mahirap makakalimutan. Demas. Isa sa mga dahilan, sabi kasi yun, foray, di ba? Bakit kailangan mo, Timothy? Punta ka na agad dito. Kasi, iniwanan ako ni Demas. So, di natin alam. Obviously, ninakaw ko lang si Demas. Siguro, siya rin nag-way minister kay Paul. Walang kailangan niya. Bili mo ako ng, ano, by Jessica, ano man yan. Runner niya. Iniwanan siya. So, bakit nga siya iniwanan? So, palagay niyo, ba't iniiwanan ang likod ng Diyos? Dapat bang iwanan ang likod ng Diyos? Ay, bandang huli kasi may sarili-sarili tayong utak, priority sa buhay. Kaya sinasabi natin dito, huwag sana. Amen? Amen. Di naman siguro hinihingi ni Paul yung buong ano ni Demas eh. Sa atin din, di ba? Hinihingi ko ba yung buong ano nyo, katapatan nyo? Sumusumpa ako kayo. May mga ganun ha. May mga ganun. May church covenant na ganun. In a way, maganda in a way. Baka maabuso din. Eh, alam nyo naman tayo. By faith tayo sa simula hanggang magwakas eh. So, kaya tinuturuan lang tayo. Kaya may example din tayo dito ng Kristiyano pala. Kahit na naglilikod na sa Diyos, pwedeng mag-quit. Amen? Amen. Hindi dapat. Pero pwede. Dapat as a servant of God, nasa utak mo yung posible yan. Ninapakiramdam mo yan. Ako ganun. Kaya nga, bilis ang computation ko. Pag, ay, si Brother Jesus, paano mo nag-ano to? Nag-backslide to. Ino-compute ko na sa utak ko yun. Hindi ko rin makompute. Bahala na. Ganun din eh. Amen? Tuloy lang ako. Pero hindi mangyayari yun. Amen? Amen. O si DM, ha? Wala na naman tayong pakanta. Okay na. Pagtsagaan na lang natin si yan. Mag-improve naman yan eh. Eh may ano na nga dito. Naka-ready na. Di ba? Lalakihan na rin itong mga to. Stipel lang. Laging ano eh. Si Mangot eh. Do thy diligence to come. Amen? Amen.
Kung ano man yung hadlang na yan. So ito na nga, umpisa na natin. Parang point number one to, bakit dapat tayong maglingkod sa Diyos at hindi tayo patumpik-tumpik? Kasi yung ibang lingkod ng Diyos, nako, wala na, nag-quit na. Tapos ikaw, kukwit ka rin ba? Babagal-bagal ka pa? At sabi dyan, binanggit dito yung dahilan bakit si Dimas ay kinalimutan, iniwan yung gawain, iniwan yung lingkod ng Diyos. Bakit daw? Having loved this present world. So, pansinin nyo yan. Lagi po, pag nag-uusap kami kanina, bakit kaya ganito? Bakit ganyan? Alam na, merong prioritize. Amen? Amen? Amen. Ano yung mga madalas pinaprioritize ng mga anak ng Diyos? Over. Trabaho. Pera. Pag-aaral. Cellphone. Pamilya. Anak. Marites. TikTok. Ha? Laro. Laro! Ano ba? Cartoons. Nakakalimutan kayo, ha? 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 Labahan. Oh, boyfriend, yan. Love life. Ang saklap naman nun. Lalo yun, love life niya. Dapat love life mo, Panginoon, diba? Love. Dapat love natin siya. So, love of the work of God, eh, hindi mo binahal. So, pangit, diba? Ano pa? Basically, lahat eh. Pwede mong, so hindi dapat. Pero dito, especially present world, ibig sabihin, hindi niya iniisip yung long term. Pero actually, makakabalik din si Dimas eh, pati si Mark. Nabanggit si Mark kanina dyan. So yan, so paanong iniwanan? Ayan, talagang iniwanan, literal. And is departed unto Thessalonica po yung ano, yung okay lang yan. Pero hindi lang si Dimas. Sino pa yung nang iwan? Si Crescens. Tugali, umalis din. So pero hindi sinabi dito na nag-backslide si Crescens saka si Titus. So posibleng may pinuntahan, di ba? So alam niyo na, utusan yung iba dyan, yung iba ay katuwang. Pero pag inutusan mo yung isa, kailangan mo ng another tutulong. So ganyan po tayo kahit sa church. So the more na kayo, stable na kayo sa pananampalataya, tumutulong, consistent na, mas marami tayong magagawa sa church. Amen? Para si Bud, nasalita na siya dun eh. Ibig sabihin, kung wala yun, patay tayo, di ba? Patay ako pala. Kung ako rin yung mag... Solwin, ako yung papakanta, patay na ako nun. Hindi naman, pero ang hirap. Amen? So yan, so the more na dumadami yung ano, kaya yan, pag may umalis or nautusan, dapat merong kapalit. So kaya ganun lagi tayo, huwag nyo sabihin, okay lang ako wala dyan eh, kasi meron namang ganyan eh. Hindi mo nga masabi hanggat maaari, marami-rami tayo. So huwag nyo iwanan yung gawain. Ayan. So yan, may pinuntahan na iba. Dalmatia, ano kaya yun? So may natira naman, si Luke. Diba? So only Luke is with me. Salamat. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So ito yung sinasabi na si Mark. Kasi kung nabasa niya sa Book of Acts, diba, pinag-awayan si Mark ni Paul and Barnabas. Kasi sabi ni Paul, iniwanan tayo niyan, iwanan mo na yan, di yan karapat dapat, di yan maayos kasama. So talaga naman totoo, may time na si Mark yung iwan daw, no? Pero dito sa time na to, mukhang kinomen pa siya, di ba? Ibig sabihin, okay yan si Mark. So lesson doon, pwede may ano tawag dito, may second chances, amen? Kaya iniisip ko nga si Ray din, ala ko okay na eh, usapan namin eh. Parang di pa rin pala. Kaya, simpleng ano lang yan. Simple pa lang yan. Diyan nag-umpisa yan. Kaya nakikita ko nga siya nun. Parang, ewan ko, baka naiingit doon sa mga. Well, nirestrict natin, di ba? Kaya kailan lang, iniisip ko nung ibalik na. Mas wala. Parang reset. Amen? May chance naman eh.
Ito, example dito, nag-backslide ka, bumalik ka, tas talagang pagbalik mo, wala nang ano. Ganun talaga naman dapat eh. Walang taong hindi nag-backslide, mga anak ng Diyos. Pag nakikita mo ito, lakas nito eh. Kasi siguro, nung pag last na backslide niya, pinagisihan niya talaga. Amen? Ganun lang naman eh. Ayoko na doon sa ganun. Yung nalil-left out ako. Diba? Ayoko na nun. Ako'y lagi sa pool. O pwede ka naman bumangon. Tulad ni Mark. Amen? So yun. Pero again, pasok yung sa tema natin ngayon ha. Kasi nga, importante yung kalooban ng Diyos. Importante, I mean, yung ministry. Tapos walang maasahan. So salamat kay Mark nagbalik. Amen? And si Luke na nanatili. Si pati si Tychicus. Have I sent to Ephesus? Eh, mo kung anong inuutosan ni Paul to eh. Malamang kasi nga, malawak yung ministry niya bilang ano na eh, evangelist eh. Nagtayo siya ng mga church. Malamang, pag nabalitaan siya, ito yung kailangan nila. O yan. Puntahan mo yun. Buti ka may wala pang chat dati. Eh, ang hirap din ng chat eh. Di ba? Minsan, chat-chat lang. Walang mangyayari. Kaya pinapapuntahan niya yung mga churches sa mga lingkod niya rin. Lingkod ng Diyos na lingkod niya rin. So, yun po yun. Kaya, Timothy, do thy diligence to come. At ganun din tayo. So, ito yung mga ibang detalye na lang to na kala mo wala nang aral, no? So, sabi dyan, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. So, parchments. So, pag parchments, parang part yan ng book. Book, syempre, yung ito, pero ibang book nila, malaki. Yung cloak, of course, parang ano lang yan. So, ano yung nakikita lahat ng aral dito? Nakikita ko dito, talagang busy-busy, no? Itinerant, tawag dyan. Itinerant ang tawag dyan, di ba? Palipat-tipat siya ng place. Biruin mo, cloak niya, naiwan niya doon. Eh, siguro nga, kasi nakakulong siya. So, hindi niya alam. Iniwanan niya muna doon. Nagano siya. Nahuli. So, makikita niyo talagang si Timothy, runner din. And then, specially, yung sinabi specially dyan, di ba? Huwag makakalimutan yung books. Pero yung parchments lalo. So, anong sabihin nito? So, si Paul, nasa kulungan na, nag-aaral pa. Kaya, anong excuse natin? So, nag-aaral din. Eh, suingit mo tong biblical studies mo. Amen? Aral pa rin siya, nasa bilangguan. Eh, talagang ano na rin. Alam niya, tinanggap niya nandun siya. Pero still, nag-aaral siya kasi party yun ng ministry din. Pag hindi ka nag-aaral, parang usapan namin kanina, ibang pastor, parang di na nag-aaral. So, salamat at may nakuha sila. Salamat naglingkod sila at naglilingkod. Pero yung pag-aaral kasi hindi nagtatapos eh. May mga bagong opportunities, may mga bagong ano din, pagsubok din. For example yan, may, kunwari, may mga kulto na bagong nagsusulputan, di ba? So, mga siraulo na yung mga kulto ngayon, talagang katangahan na lang maniniwala kayo. Pero kaso nga, may style sila kung paano nila na-accomplish yung na-accomplish nila, di ba? Nag-usapan na kanina yung mga ano daw, Godda Mother daw. Dumadami daw itong kinabad. Paano naman yung maniniwala doon? Eh, regardless nga, hindi naman yung mga yan, hindi naman naniniwala actually yung ano doon. Yung ba siguro, ganun ka syoma-syoma? Or talagang iba yung motivation nila, manira lang, magmontanga lang yung mga tunay na churches. Yung ba, ganun eh. Eh, lalo kasi yung mga tao na walang magawa sa buhay, na tawag natin, di ba? Kunwari lang. Kumari, si Ezzy, walang magawa sa buhay. Tapos ako, anak ako ng demonyo, kumari. Tapos, ano, makita ko si Ezzy, susunod to, kahit ano sabihin ko, turo ko dito, susunod to. O, pakainin mo lang yan, tapos bigyan mo na. O, ito yung tuturo natin, ha? May God the Mother, alam mo ba yon? Amen. O, sige, turo mo din sa iba yan. Ganun yan, eh. Ang daming tao kasing ganun na yung mismong posture sa buhay, sa pag-aaral, mababa, mababaw. Hindi, ano, nag-iisip minsan. Kaya yung mga pag inaral mo, so, inaral mo yung, ay, may verse din sila eh. Patingin niya, layo! Ayan na sinabi sa amin eh.
Hindi bago sa ating mga Baptist yan. May mga ganyan na, kaya nagkaroon ng pre-trib, ng dispensational, dahil sa mga verses taken out of context. May dispensation lang na sa Bible. May dispensationalism na rin. Dapat dispensation na kasi may dispensation sa Bible, eh may presbyter din sa Bible ah. May dapat presbyterian tayo. Ano ba yun? Ang bababaw eh. Kaya gamitin, gayahin natin yung example ni Paul. Amen? Yan ang lesson dito. Aral siya ng aral eh. Matalino naman yan eh. Mayroon namang level ng talino ka na meron ka din at magagamit mo rin eh. Naintindihan ba? Sino dito yung mga estudyante sa palagay niyo? Give up na kayo kasi nakita niyo yung classmate niyo. Akunting ano lang, gets niya agad. Eh pastor, ang galing ni pastor, pero ako hindi ako ganyan eh. Huwag na huwag niyong iisipin yun. Dahil meron pa rin kayong kalalagyan. Ang sinasabi ko dito, posture, sabihin yung attitude niyo toward learning. Dapat laging pa ganun. Amen? Kaya nga sinasabi ko yung mga pasto iba, ganyan eh. Yun ang totoo eh. Parang kaya, kung sila expected ganun, kayo din. Lalo kayo bata, dapat nga bata kayo, talagang ina-absorb nyo na gusto yan eh. Nag-o-absorb kayo. Kung paano natin inaaral yan. Advantage kayo sa amin, lamang na lamang kayo sa amin. Kasi lahat ng learning ko, iyaano ko na sa inyo eh. Kung makikinig kayo. And then, may sarili pa kayong learning din sana. Oh. So, ganun tayo. Never na, kaya pag sinasabi, hindi tayo nagyayabang pag sinasabi yung ibang pastor, ganyan eh. Una, totoo naman. Pangalawa, delikado yun. Opportunity dapat matuto, tapos ihintuan mo. Kasi, huwag nga pag-usapan yan, di-divide yan eh. Eh, yun nga yung contention point na itong mga liberal eh. Yun, di ba? Actually, sign na yun na malamang alam mo na rin na mali ka pag sinabi mo, natin pag-usapan yan kasi wala ka bantay, ano? Naglakad ka. Hindi ngayon, bukas, next week. Bakit yung iba bumibitaw sa ganung usapan? Alam nilang mali na sila. Or, yung iba nagsabi sa akin, basta hindi ko na inaaral yan eh. Masyadong malalim yung end times eh. Eh kung pastor ka naman eh, full-time job mo yan, supposedly. Basta malabo na yung aking mata eh. Pero sa ibang bagay, malinaw, pag pera. So, excuse na lang. Amen? Nag-iintindihan naman tayo? Amen. Sana huwag kayong dumating sa gano'n na katayuan na ayaw mo na mag-aral. Sa example ni Paul, nasa bilangguan na! Ano pang dadagdag mo doon? Talagang wala nang sabi sa kanyang, Paul, kulang ka pa sa paglilingkod. Sa bilangguan na nga dahil sa ministry. Amen. Tapos nag-aaral pa. Men, yung mga bata minsan, na tinatamad mag-aral. Naku, privilege yun, nasarap mag-aral. Men, napakasarap niyan. Yes, minsan mahirap talaga, pero kumpara sa pag-ano ka na, expectation na sa'yo ganyan, tapos kinikita mo ganyan, expectation sa'yo ganyan. Kasi nahuli ka, di ba? Parang mga estudyante, pag nag-ahabol ka, ang hirap, di ba? Huwag ka mag-habol. I-advance mo lagi pagdating sa learning. And then, ganun din, spiritual. Amen. Huwag nung absentan niya kahit anong service yan. Amen? Amen. So, matanda na ako. Eh, ganun din lalo. Kasi tuturo mo rin sa iba yan eh. May mga matututunan ka dito na pag hindi mo nakuha, adult na ako, pastor eh. Sino magtuturo dun? Sige nga, ikaw, pastor, turuan mo. May ituro ka na hindi ko kaya ituro. Tandaan mo yun. Lalo pag nanay ka, tatay ka, kuya ka, tulad ni si Julia kunwari. Oh. May mga matutulong siya dito kaso nasa bahay na naman. Oh. Mas maganda, sinabi ni pastor, naalala mo, naalala ng kuya mo, sabihin din sa'yo, di parang tatatak talaga sa inyo. Amen? Amen. So yan ang lesson dito, mag-aral, magbasa. Magbasa atin, again, di ko yung inaano ha, kahit yung mga pronunciation minsan para maganda rin pakinggan. Amen? Eh, magbabasa tayo, may Amerikano dito. Pero again, di naman yung masyadong ano. Kasi nga, mga pronunciation. Ano naman yan eh. Pero sundin na rin natin yun kasi King James English to eh. So para sign din yun ng learning. Magandang pakinggan pag tama yung ano mo. Okay, nasa tayo?
So bakit dapat tayong pumunta agad? Pag sinabihan tayo ng lingkod ng Diyos, do thy diligence to come. Una, may mga nang iwan na sa lingkod ng Diyos. Kawawa naman. Gusto mo siya na lang mag-isa, ma-discourage, bumagal yung gawain dahil hindi ka tumutulong. Do thy diligence to come. Pero pangalawa, ano, laging team to, di ba? May kalaban. So, parang kanina, tagal namin, kung walang kalaban, walang traffic, mabilis lang ang buhay. Ang travel. Parang kayo sa buhay nyo. No? Walang, kumbaga, lagi may pera, walang problema, di ba? May pagkain. Walang traffic. Ano ang problema natin? Sakit. Walang sakit. Walang pasaway. Lahat magaling. Diba? Ano yung encounter nyo? Pinapainit ng ulo nyo. Walang pasaway, walang sakit. Lahat ng politiko, hindi magyanakaw. Diba? Sarap. Walang false teacher. Diba? Walang ganda mother. Walang manalo. Walang mga pagano. Si Pop, para yung ano, no? Appeal sa, ano, ay sakit daw, sabi nung isang mga extreme kasi itong mga kaibigan ko, eh. Tagal na mamatay nito, punta na sa impyerno. Eh ako, hindi ko naman ginagano, pero minsan pag naaalala ko yung mga kalokohan to, parang ganun din yung nasa puso ko, eh. Tagal na mamatay nito, kasi may kapalit lang din dun, eh. Kaya, ano yung problema nyo? Lagi may problema. Amen? Nga tulad nga kanina, daan na yun eh. Bakit may nakaharang? Eh, ganun talaga. Maraming tao. Kanya-kanyang agenda. May diskrasya pa. Iruin mo, aga-aga muna, traffic pa. Yung pala, merong bangkay dun sa ano. Nag-iingat kayo pag nakamotor kayo. Iruin mo, kinuberan lang ng plastic bag. Imagine mo, sino nagmamotor dito? Imagine nyo na lang, huwag na. Masyado, ano eh. Imagine mo, ayaw kong gawin kayo example eh. Sino magbibiyahe dito, si Bud? Imagine mo si Bud, ay uuwi na sa plastic bag. Sino, kayo po ba yung asawa? Walang kamatayan, walang ano pa, hindi pwede, di ba? Kaya sa Bible, ganun din. May, yung lingkod ng Diyos, siya yung sasalubong dyan. Sino ba yung titirahin ng kaaway una? Yung may lingkod ng Diyos. Kaya, tulungan natin. Amen? Biruin mo to si Alexander. Ano daw? Ginawan daw ng masama si Paul. Hindi na binanggit dito, pero kung ano man yun, ano yung pwede mo imagine gagawin ng masama yung lingkod ng Diyos? Nakawan. Kailangan mong sa diadem, nawalan kami ng ano dun eh, ng laptop ba naman. E butis, ano yun, spare yun, dalawa yung laptop dun. Yung isang tinira, yung maganda. Naruin mo yun, pag di ka naman naasal dun. O, ito yung sasakyan natin, kunwari, nagagamit sa ministry, nanakaw. Ang nagnakaw, member pa. Imagine mo yun, kaya hindi nila sinabi dito eh, hindi naman niya minura, di ba? Kaya sabi lang nito, the Lord reward him according to his works. Pinanalangin niya rin na gantihan siya ng Diyos kasi ginawa sila ng masama eh. So wag naman sana tayong ganun. Pero again, tulungan natin yung lingkod ng Diyos kasi marami siyang pagsubok din. Amen? So nag-warning na rin siya dito, of whom be thou aware also, for he had greatly withstood their word. So hindi lang siya, again, di binanggit. Sabi natin ninakawan si Paul, ganun na lang. Pero higit doon sa ginawang masama, yung isang masama pa raw sa kanya, ito, yung pag sinabing withstood our words, so, apostol yan eh. Lingkod yan ng Diyos. Ang salita niya, importante, at totoo yun. Tapos, nandito, pag withstood is kasalungatin. No? Eh, hindi naman ganyan yan eh. So, anong may epekto nun sa mga tao? Di ba? Imagine nyo ako, nagtuturo ako ng ganito. Eh si Bud, hindi ko naman siya pinapahinga kasi tiwala na ako eh. So kunwari lang Bud, kunwari, sa halahala, nagutuwa ako. Mga bakla, ganyan, ganyan.
kasi ba naman, okay lang yan. Eh, office mate nga akong ganyan, eh, si Avante nga, may naman. Eh di, dilitong-lito yung mga tao doon. Eh, greatly wisdom, parang gano'n yung makikita ko dito, talagang iba yung tinuturo. Or, ang madalas ginagawa niya mga yan, nag, mara, sa church, okay yan, amen. Tapos pag nag-usap na sila, may mga gano'n kahit sa dahil din nun. Kaya malilito ka eh. Kontra pala. Kaya ako, alam ko na rin yung ano doon. Ang pangontra doon. Talaga, linawin mo kung pastor ka. Kung nalalaman mo may nalilito. Kunwari, ano bang doktrina? Yeah, sa end time, so may nalilito, nagbigdadalo isip. Linawin mo kung ikaw yung pastor. So, sabihin mo, malinaw, tanungin mo yung suspecha mo. May sabi ka raw, ganyan, kaya ganun tayo dito eh. Kaya walang ano, yung, ano kong sinasabi nila dito, eh, nang bantayan ko kayo. So, yun ang lesson doon. Pero, again, masyadong detalye na eh. Pero, tulungan natin lingkod ng Diyos. Amen? Kasi marami na siyang kalaban. Hindi lang personal siguro, kung ano man yan. Pero especially yung ginagawa niya, importante, preaching niya, tapos kukontrahin. Tulungan natin. Ano pa? So, yeah, kadungsong pala ito, no? Kaya sabi niya, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. So, grabe yung ginawa ni Alexander, kung ano man yung topic nila, kunwari, yeah, siguro end times. For example lang, hindi mo, apostol ka, napahiya ka, kasi may mga bagay po, may mga aral po kasi na minsan, madaling, paniwalaan para sa iba, depende nga sa kung hindi pa natutuan o natutuan na. For example, maganda example yun, yung sa babae, di ba? Kaya controversial yun. Kaya sa palda na lang, simple-simple, di ba? Kung yung iba dyan ay hindi, wala pang buy-in, ibig sabihin, hindi na natutuan, hindi pa na foundation, hindi pa na lay. Hindi tinuro ngayon ni Paul, alam nyo ba sa Bible? Ano? Ang panlalaki, sa panlalaki, sa lalaki lang, pambabae. Ano kaya yung suot na yun? Wala namang iba kundi palda tsaka pantalon. Wala namang iba, t-shirt kahit saan yan. Sombrero, lalaki, babae. Di ba? Hindi sinabi ni Paul ngayon, ganun. Ay, hindi naman eh. Oo nga, basta sa ano na yan eh. Dati lang sa kanila yan ngayon. Nakita mo naman yung marami na nakapantalon na babae. Oo nga naman, basta. Hindi talo na si basta, di ba? Hindi dahil mali siya. Kung hindi, ano, nag-appeal yung isa doon sa, yung mga ganong argument. Ang lakas makadala niyan eh. Pastor, luma na yan. Dati yan. Dati yung ganong, ngayon di na. Dati walang pastora, ngayon meron na. Oh. So, pag yung mga tao, siguro nakikita ko dito mga baguhan din itong mga to, di ba? Hindi pa masyado naturuan. Iniwanan si Paul. Si Paul na yun, ha? Talino no, na dami ni establish na church, kumbaga sa ministry, wala ka naman sabi doon. Iniwanan siya, bakit? May ganun. May time na ganun. Kaya kung again, another lesson, kung ikaw yung lingkod ng Diyos, huwag ka magtataka. Hindi ibig sabihin, pag iniwanan ka, mali ka. Amen? Hindi lagi. Pero minsan din, tingnan mo rin, baka iniwanan ka, mali ka talaga. Pero hindi lagi. And then, yun nga, ibang tao, minsan na ang daling mang hatak sa false teaching. Kaya sabi niya, beware, ibig sabihin, thou wear also. Mag-ingat! Ngayon may mga taong ganyan, kaya tayo ganun. Pinapakiramdam ko bawat isa sa inyo, anong klaseng tao ba ito? Baka amen, amen dito mamaya, iba na sinasabi. Okay? Kaya salamat po yung ginawa niya sa akin dati last time. Inform niyo ako. Ito yung napansin ko, hindi mo kailangan mag-accuse eh. Basta ito yung napansin ko yung may ganyan-ganyan eh. Okay? Para matulungan ako dun. So, huwag niyo rin sa sobrahan. Okay? Baka hindi naman tama ako yung madadala sa mali kasi yun nag-inform sa akin mali. Okay. So yun yun. Kaya napansin niyo yung attitude nun ni Paul dito, sabi niya, I pray God that it may not. So obviously asal na asal siya eh, di ba? Inano na lang niya, pinagpa sa Diyos niya. Amen? Maraming panahon po na ganyan tayo. Sa halip na maasal ka, panalangin mo matay, hindi naman tama, di ba? Kasi either, hindi mo alam, baguhan, or meron ding ibang pinagdadaanan, di ba? Ibang tao ganyan pala, may mga insecure. Kaya ako, may mga pinatawad na din ako sa buhay ko. Kasi alam ko na eh,
itong taong to, ganito to, kasi ganito. Kung malalaman mong ganun, patawarin mo na, parang si Paul. Sana hindi naman sila parusahan ng Diyos according sa ginawa nila. Kasi pag ang Diyos na nagparusa, matindi. Amen? Amen. So may awa pa rin siya. Kasi alam niya eh, na may pag matindi ang kasalanan mo, matindi ang parusa, ay kawawa naman. So ito yung maganda. Sabi yun, notwithstanding, the Lord stood with me. So yung time na yun, ha, kadugsong pa rin yan. Iniwanan siya. So ano sa palagay niyo yung mararamdaman ng lingkod ng Diyos? Nasa tama ka na, iiwanan ka pa. So hindi mo iwasan, ma-discourage yun eh. Kaya maganda dito, sabi niya, the Lord, notwithstanding, the Lord stood with me. So ano sabihin, paano mo sabihin ang Panginoon ay kasama mo? For example, yan, nag-uusap ng doktrina. Talagang sila, kumari, 10 kontra sa isa. Inagalang mo nung sa ikaw, in-intimidate ka na. So paano mo malalamang tinayuan ka ng Diyos? Nag-side sa'yo ang Diyos? Maraming posibleng paraan, no? Kunwari, sa mga experience ko, ganun, yung kunwari, kampi-kampi sila. So, pag ikaw, takot na, hindi mo sigurado yung posisyon mo, parang, sige na nga, mali na nga ako. Pero pag tinindingan mo yan, isa sa mga naranasan ko, tsaka ni Paul, ano, yung mismong kasama nila, babaliktad. Kakausapin ng Diyos yan. Kaya sa experience ko, ganun, parang natauhan ba? Sandali, ba't natin ginagalito si Brad? Diba? Saan ang galing yun? Oh. So, the Lord stood with me. Ibig sabihin, bukod sa binigyan siya ng sign ba, na tama siya, pinalakas pa raw siya, no? That by me, the preaching might be full. No? For example, nga, nakakulong siya, tapos nagpakulong sa kanya, kung nagkapatid pa, talagang madi-discourage siya. Pero yung pang sinasabi niya dito, yung epekto nun, lalo daw na nakilala yung preaching. So minsan ganun eh. Kaya katulad niya, pag pinagtulungan ka, kunwari, pinagtulungan ka talaga, may magtatanong, ano ba yung issue dyan? Yeah, di ba? Kaya maganda yung isang example ng isang pastor eh, na nga, sa mga bakla, dyan siya naging controversial kasi nga, talagang malinaw eh. Inaral niya, preach niya, hindi siya takot. So ngayon, yung mga tao nagtatanong, ngayon, yung taong yun, mag-aaral din, di ba? Kasi sabi nga sa inyo, kung naalala nyo pa, nung aking batang Kristiyano, isa sa mga focus ko, yung mga controversial things, kasi nga, alam ko, kung agree yung Catholic dyan, agree yung Anglican dyan, agree yung ano, wala ka na kailangang aralin, kasi agree na eh, malamang sa hindi, tama yun. Pero pag may point of contention, bakit sila hindi nag-agree dito sa baptism? Aralin ko yun. So, ibig sabihin, na-shortcut ko yung process ng learning, no? Ah, alam ko na kung sinong mali dito. Yan. So, ganyan yun. Nakakasunod pa ba? Amen. Yan, so, yan. So, lalo daw nakilala yung preaching. Ganun yun. So, nahirapan si Paul, na-persecute siya, pero yung mga tao, ba't lalong na, siguro, ano ba sinasabi mo? Sige nga, lalo siya kinausap. O, pag lalo kong kinausap, lalo ngayong masishare at makakalat yung gospel. Okay, and then all the Gentiles might hear and I was delivered out of the mouth of the lion. Ba't pumunta yung lion? Kasi nga, isa sa mga parusa sa kanila po yung pinapakain sa leon. Okay? So, paano nangyaring deliver out of the lion? Yun nga, malamang nagkaroon siya ng mga kampi. Kung naalala nyo ano ba yung 1 Timothy ba yun, no? Thessalonians, yung isa sa mga na-win niya yung mag-anak ni Caesar, alam niyo yan? Oh. Siguro, yun. Eh kung nanampalataya yung kamag-anak ni Caesar, kunwari, anak ni Caesar, oh, sabi ni Caesar, alam niyo yan? Sa palabas? Hindi. Ganun daw yun eh. Oh, pag sinabing ganun, mapatawarin ka. Pag ganun, patay ka. Eh yung anak ni Caesar, nandun kunwari, tay! Mapatayin niya kasi naniniwala na siya, di ba? So, na-spare siya. Na-imagine ko lang yung mga pwede senaryo dito, ha? Pero ganun. May mga time na kala mo patay ka na, pero ikaw ay pwedeng ma-spare. Sabi niya, delivered out. Naligtas siya. Amen ba? Natuto? Kaya huwag kayong takot. Basta sigurado ang kasama ng Diyos, huwag takot. Daring at dati din yan. Tapos pag natakot kasi, nag-compromise ka, di ano mangyari sa iba, matatakot din. Hindi salip na pag ganun tayo, mabalik tayo.
Sino natin to? And then, and the Lord shall deliver me. So, yun. Dahil alam niya, ito yung magandang lesson dito. Pag ikaw, niligtas ng Diyos sa isang pagkakataon, nakala mo, patay na ako dito. Yari ako dito. Niligtas ka ng Diyos. Ano daw? Ano epekto nun? Alam mo, na next time ulit, di ba? Kasi ito, wala, yari na talaga ako dito. Pero, diniliver ka, maglalakas at lalakas ang loob. Ganon din kayo. Iba minsan, yung mga kwento-kwento pala na ano nyo, di ba? Nag-iisip ko pala, totoo ba yan o hindi? Pero pag sa'yo nangyari yun, di ba ako na, soul winning. Naku, ang hirap niyan. Nakita ko yung iba, sinigawan eh. Ayoko na, and natakot ka agad eh. So, hindi ka na makakausad doon, ang gandong alala sa takot. Pero pag nagtiwala ka, ano, kala ko nakakatakot, hindi naman pala. O yun, so, parang step up ng step up doon. Hindi naman pala, diniliver ako. Hindi naman pala ako inawa, yung ganyan. Ano man yan. Ganun po yung, kaya maging matapang, hayaan mo ang pakita ng Diyos yung kanyang deliverance. Iligtas ka sa mga ganyan. Kaya sabi ni Paul dito, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory and to whom be glory forever and ever. Amen. So, ibig sabihin talagang resolve siya, ang Panginoon ay mapotektahan siya. At pinupuri niya ang Panginoon kasi nga, amen eh. So, ito, patapos na tayo. Salute Prisca and Aquila. Tama ba ito? Kasi ang asawa ni Aquila, si Priscilla, siguro yung another call sa kanya, no? Derivative ng pangalan niya. Anyway, pag sinabing salute, yung sabihin lang nun ay batiin ng friendly. Yan lang yan. Magkamustahin. Pwedeng ganun. So, bakit pa sinasabing salute? Kasi nga, minsan, importante yan. Lesson na rin natin sa ibang, ano to eh. So, walang, ha? Paggalang. Ano yung nagagawa nung pagkinamusta mo yung isang tao? Ha? Na-encourage, di ba? Kaya minsan dito, wala kang pansinan. Eh, dito lang tayo nagkikita or kung nagkikita din tayo sa iba, sa bagay, yung iba, nagkikita sa ibang lugar. Minsan kailangan nung ganun, di ba? Uy, salamat, kamusta? Kamusta naman? Magandang pagbati. Kasi pag walang pansin, hindi maganda yun eh. Hindi maganda yung epekto nun. Nakaka-discourage, pwede mong isipin, walang pakialamanan. Ano mo yung makukomi attitude na yun. And then, Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left sick. So, sinasabi lang niya dito yung parang balita niya sa ibang bagay kay Timothy. Oy, si ano nga pala, kamusta? Kailala mo yun, di ba? Ba't niya sinasabi? Ini-inform niya lang si Timothy. Okay? And then, para alam niya. So, natin mga kwento ang ganyan eh. Importante kasi may pakialam ka sa mga tao. Okay, inulit niya, do thy diligence to come before winter. Yun nga, sabingit kanina, may timeline siya. So, hindi naman yung kung kailan ka pwede. Kung 2 years from now, okay pa ba? Wala na. Patay na ako. Hindi naman. Eubulus greeted thee. So, pinapaalam lang na yung mga kapatid, binabati ka. Amen? Yan, naka-encourage kasi yun. Kaya, pakialam ka sa mga kapatid. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Tapos. Ay sabihin, the Lord Jesus Christ be with thy spirit. Hindi pa pala tapos, no? The Lord Jesus. So, ang unang lesson dyan, alam nyo na to eh. Di ba yung drawing pa natin? Yung tao, may spirit. So, ang Diyos, may spirit. The Holy Spirit. Ay sabihin, so, nawa, yung spirit na ng Diyos naging nasa iyo. Yung sabihin, lagi ka nagbabasa, nag-pray, matin sa church. Ginagawa yung kalooban ng Diyos. Iniisip mo siya. Yun lang yun. Grace, yung kinanta natin kanina. Grace be with you. Kailangan natin lahat yan eh. Amen? Basta wala kang problema eh. Yan, problema yun. Baka hindi mo lang alam. Baka kasi wala kang ginagawa eh. Kaya wala kang problema. Ganun talaga. Pag wala kang ginagawa, wala kang problema. Maglingkod ka. Kakaproblema ka. Sigurado yun. Eh, itong mga to, nilingkod ng Diyos to eh. Kaya alam na ni Paul eh. Anytime, pwede sila mahuli, mapatay, ma-persecute. Kaya sabi niya, grace be with you. Amen? Amen. Kung walang ibig sabihin sa iyo yung mga salitang yan, mag-isip ka. Pero kahit sino natin, kailangan natin yan eh. Ayun, tapos.
Ang ganda ng Timothy, no? So, paulit-ulit lang naman yan, pero may mga details na ano dito. So, next time, tayo ay Titus. Sino si Titus? Another pastor to na disciple ni Paul na. Parang ganun din. Makikita niyo yung mga the same themes sa Timothy nandun din kay Titus. Okay? Question. Summarize natin. Ano summarize? Ano summary? Maglingkod sa Diyos according to His purpose and grace. Ilalaanin yung Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Magtapat. Maghandaan. At enjoy yung hardness. Hindi yung pag may persecution, give up. And then, huwag natin kalimutan mag-aral. Mag-aral tayo mag-aral. Tapos saka natin i-instruct din yung iba. Huwag muna mag-expire magturo. Kung di mo naman itindihan yung sinuturo mo. Amen? Amen. And then, mag-ingat sa reprobates. Meron yan. At yan ang nagkokos mismo ng ng problema. Pero sa patambiyaya ng Diyos. Yun. Wala masabi. So as we end this series, no, isipin natin si Timothy, si Paul, si Timothy. Imagine nyo kayo si Timothy, salamat meron kayong Paul. Amen? Meron ba nagtuturo sa inyo? Meron naman, di ba? Yan. So sa akin, may nagturo din. Ganun lang yan eh. So iplano nyo. Hanggat maaari, marami kayong dinidisciple din. Kung konti, yung kaya nyo lang. Basta tama. Sino nasa isip nyo na ngayon na i-disciple? Mag-isip na kayo, kapatid nyo pa lang, kaibigan nyo. Si Brad, kamusta yan? Si Stephen, kamusta? Ang hirap nyo, kasi mga kaibigan ako nga. Babaho na, no? Si, ano? Kurt, no? Kurt? Ha? Ano ba yan? FCC, ano yan? Hindi mo sinabi agad. Ano yan? Faithful, ano? Faithful Christian Church. Saan ang galing yan? Tinanong. Tanong mo lang. Ha? Binaligtad. Ganon kasi ngayon eh. Pay lang natin na tingnan mo rin yung ano, sabi mo yung pagkakaiba. So, ha? Ayun, at least nag-uusap, di ba? Hindi close. So, yan. Tingnan mo rin, baka sila yung tama, no? Taka na doon. Ano mga pente ko? Mga kami, may kaibigan din kami mga ganyan. Pero ilagay mo lang sa tama. Kasi may mga mautunan ka rin. Kaso, yun yan. Ultimately, doon ka ano eh. Kung pag ganyan ka spiritually, matatanong mo sarili mo yun. Saan ba nang galing to? Ano ba't nila ginagawa yun? Yan. Okay, sige. Tapos na natin to. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa buhay ni Timothy, ni Paul. Saan, yes, nababasa lang namin kung ano yung mga ginawa nila. But actually, napaka-importante. Nakakaroon kami idea lalo pag nag-meditate kami dito, Lord, ano ba yung mga nangyayari sa panahon nila, mga problema na sa lubong nila, Panginoon, nawa, makuha namin yung buong tema dito, sa buong book, at ngayon din gabi, do thy diligence to come, likod pala ng Diyos maraming ginagawa, iniisip, pagsubok, at nakakulangan din, Panginoon, I pray na tulungan po namin kung wala pa kami din sa ganong stage na kami na yung talagang full-time. Nag-uumpisa naman lahat ng paglilingkod sa unti-unti, Panginoon, at least sumuporta. And then kung darating kami sa ganong level, Panginoon, bigyan niyo po ng biyaya ang bawat isa. Basta first things first, Panginoon, magawain yung kalooban. Nakita namin dito, hindi na namin sundan yung kwento ni Timothy, hanggang dito na lang, but I believe hindi man siya nasulat, Panginoon, kung yung katulad ni Paul, kung anong ginawa niya sa buhay niya. Nagtitiwala kami na party siya, Panginoon, Timothy, ng
aming history ng Christian churches, Baptist churches, Lord, I pray na hindi po aming frame of mind maglingkod sa inyo at magtapat, Panginoon. So, salamat po again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.